Ramon, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, Attorney Larry Gadon. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Our very special guest needs no introduction, as usual. Paano mo ba i-introduce yung guest natin, Attorney Larry? Ladies and gentlemen, isang ano? Bongbong Marcos. Mamamayan ng Pilipinas. Citizen Bongbong Marcos. Magandang umaga sa former... Hindi, ako, kung i-introduce ko is the most qualified for president in 2022. Magandang umaga, Sir BBM. Magandang umaga, Trixie, Conrad, Jonat, Larry. Good morning sa inyo lahat at good morning sa lahat ng good morning, BBM. Magandang umaga po. Hindi natin marinig? Teka. Mahina. Bago lang po kasi itong ating ano. Kaka-install lang ng equipment. Kaya pasensya na. Okay, tama tayo. Pilot program. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Naging busy na pero nag-lockdown ulit after nang nagkabakuna na ako, nag-iikot na ako pero medyo this last wala, hindi tayo makalabas masyado at hindi tayo makaikot ngayon. Pero nagiging busy na dahil siyempre palapit na tayo sa ano, sa filing, palapit na tayo, puro usapang politika na ang nangyayari dito sa sa mga ano natin. At balita ho namin, nakaikot na nga kayo bago bago mag-lockdown. Well, nakapag-start na ako. Nabuko na halos ng kalabar, so nagsimula na ako sa, Region 1 and 2. Meron di pa buo, pero marami na ako napuntahan, pati sa rin sa Mindanao. Nakaabot na ako. Kaya, ang tagal nag-aantay. Kaya dumulan ng basat nagkaroon na ako ng chance na makalabas. Lumabas na kagad ako para mapuntahan natin yung ating mga kaibigan at mga kasamahan. Well, you have to find out what's happening with sa COVID. Dahil tamang-tama, nagsisimula yung Delta variant, tinitignan ko po ano ba talagang sitwasyon on the ground. And then, lumalabas-labas na yung mga survey, verification din ng konti, napuntahan ko na lahat-lahat, at tinitignan natin ang magandang numero mo, pero totoo ba yan? kasi iba siyempre, kahit na may national, iba-iba sa iba't ibang lugar, all politics is local, ika nga. Kumusta yung inyong pagbisita, limbawa sa, I understand, napunta kayo sa South Cotabato, Sultan Kudarat. Kumusta nga ating mga kababayan doon at yung kanilang mga pangangailangan? Okay naman. The LGUs are doing their best dahil with limited resources. Siyempre, ang kanilang pinaka inaalala ngayon. At least, pero nung when I was starting, parang ang pakiramdam natin medyo gumagaang ng konti. Pero ito, bumalik na, binalikan tayo nitong Delta variant. That it was just starting. So, they're ready. Ready ang mga LGU na. Karamihan ng LGU. Hindi lahat. Pero yung karamihan ng LGU ay ready na para tulungan, para yung enforcement dun sa kanilang lugar. Tapos marami silang, syempre, local information. Yung mga LGU executives, alam nila yung sitwasyon. So, they're very aware of what the situation is dun sa kanilang lugar and what's needed. Ngayon, yung support from national government, kaya nung binabanggit nga ninyo, the vaccination process is a national government program. So, yung bakuna talaga ang inaantay. And doon sa mga tinatamaan, ng mga naging like sa Central Visayas, tapos dito sa NCR, talaga yung inaalala nila yung capacity ng ospital. Dito sa high-risk areas, parang napupuno na eh. And that new, yung bagong development na nakakaabala, yung mga bata. Tinatamaan yung mga bata. Teenagers and children. Teenagers, pati bata, in one of the hospitals here in Manila, may nagsabi sa akin, kasi nagkasakit nga yung anak nila, yung pediatric ICU puno na. And that's very worrisome. That's why yung proposal na sinasama unahin yung mga teenager,
baka kailangan din tignan yan. Pero pagka-inun natin yung mga teenagers at yung mga bata, what will happen dun sa mga A1, A2, A3 natin na sinusundan? So kailangan talagang pag-aralan na mabuti ito. This Delta variant, parang game changer ito sa atin eh. Kasi wala pa tayong bakuna na I think as of now, we have, I think at least in NCR, 11 million yata ang nabakunahan. Fully vaccinated, eh malayo pa yun. Malayo pa yun sa hamul natin na sinatawag na 70% herd immunity or even kalahati. And ang shortfall, ang parang bottleneck talaga yung sa supply ng bakuna. Tama. Senator, nabanggit niyo yung mga kabataan. Eh mag-enrollment na naman. August. Yun. Oo. Etong August lang, ilang araw na lang enrollment na naman. Ano ho ba ang tingin niyo? Ano ang mga It will be distance learning pa rin kasi nga may Delta variant. Yes. Eh. Nagsahanda na sana ang DepEd na may limited face-to-face. Oo. Pero game changer, tama nga po kayo na yung Delta variant pinasok tayo. Eh ang problema yung internet po natin. Parang alam namin dito yan sa karambola yung problema sa ISP. Sa pagpapasukan na, masama pa rin ang internet. Oo. At may problema pa sa COVID ang mga kabataan. Yan. Doble-doble. Yan na nga, naging risky nga yung mga para sa mga bata. Kaya hindi yung sinasabi natin dati, baka may pag-asa this year, itong school year na ito, dun sa mga lugar na hindi masyadong mabigat ang COVID, pwede na mag face-to-face. Pero pagdating nga nitong Delta variant, palagay ko, medyo isasantabi na muna natin yan. Ang problema, meron na tayong karanasan nung last school year. I think all of us, lalo na yung mga college, tertiary level, kahit na yung non-diploma na tertiary level, ay kasi sila, meron silang motivation na talagang mag-aral para makapag-graduate. Ang mahirap yung sa maliliit na bata, yung mga sa mga mas bata, dahil there is also an issue with the socialization. They're still growing up, they're still developing, their minds are still developing. Hindi nila nakikita yung mga kaibigan nila, wala silang kausap, kundi mga matatanda rin, wala silang kalaro na kaedad nila. All of these things are beginning to be a problem. Kailangan natin ng isipin. Hindi naman natin akalain magkakaroon ng mental effect ang COVID. Although pagka may sakit ka siguro merong kaunti, but itong hindi makapag-aral na mabuti. That one of the biggest problems, the biggest problem is yung connectivity natin. At talagang hindi talaga kaya and siyempre yung mga devices, yung mga computer o iPad or something, yung mga tablet para may magamit yung bata. Ayun, isa pang problema yun. Pero kahit na kompleto yung ating mga gamit, kung walang internet o mahina o mabagal yung internet o wala kang signal, wala ka rin magagawa. Kaya yung hindi kasi, na it's understandable na hindi naman magiging priority ito dahil syempre iniisip na lahat ng tao yung sakit, yung COVID, yung paano umiwas, paano magpabakuna, etc. Tapos laging napapag-usapan, syempre yung ekonomiya dahil walang trabaho ang tao. That is also critical issue. Pero siguro isama na natin sa critical issues na ating tinatawag, sa priorities natin, yung educational system na gagawin natin. Kasi mukhang tatagal pa ito eh. For example, ang China, if you kung titignan namin latest na balita, sasarado sila hanggang end of 2022, ganun. Ganun ka stricto kasi in their experience, yun lang ang nakakapag-control dun sa sakit eh, dun sa pandemic, sa COVID, lalo na yung Delta variant. Kaya makita mo matagal pa ito. In other words, we have to already plan. Ang iniisip ko dahil yung meron naman programa ang gobyerno na build, dapat isama natin yung internet doon.
Because internet is infrastructure already ngayon eh. Yung telecommunications natin, kailangan isama na natin doon. Power supply, all the other things. But internet has to be included already, and internet specifically for education. For education, para doon sa mga... Panahon ng internet ho, yung construction ng mga panahon, linya, di ba? Panahon na nga yung tungkol doon sa pagbabalik ng yung ano eh, national broadband na government controlled. Ayun ang pinag-uusapan ho ngayon. At balita namin, kayo ay... In favor ba kayo doon? Magandang ang inyong experience pagdating sa ganyan. Ano bang tingin dapat, ninyo pagdating sa dapat, government owned ang naging problema is yung tinatawag na spine eh kailangan pa magtayo ng mas marami diyan na government control kasi yung may-ari ngayon ng yung basically yung system na sinasakyan ng lahat ng telepono lahat ng digital na communication ay siyempre inuuna nung may-ari yung sarili niyang kumpanya. So naiiwanan yung iba. Ngayon, since the COVID happened, ang laki ng paglakas ng demand. So talagang nauubos yung bandwidth na tinatawag, nauubos talaga. Ubus ka agad. Kaya kailangan dagdagan ang capability. And hindi naman natin, we don't have to reinvent the wheel. Tignan natin, sundan natin yung naging example ng South Korea. Sila ang pinakamabilis at pinakamalawak ang internet coverage sa buong mundo, actually. One of the best, if not the best, ang South Korea. So, we can borrow those technologies. Those technologies are available to us. Kaya, but it has to be, we will not get to that point hanggang i-prioritize natin yung mga ating economic managers, economic planners. Kasama na rin sa ekonomiya yan eh, because part of the, all the, most, much commerce will, that was pre-pandemic, now was done face-to-face, will now be done over the internet. So, ang additional na demand yan. Tapos ngayon itong mga eskwela nga. But I feel that the private sector, dahil meron kahit papano, may kakayahan yan to put up their own systems. They can go straight to satellite, kaya naman nila yun eh. But ordinary people do not have that capability. And government has to provide that as a service. Kaya yan ang kailangan i-prioritize sa aking palagay. Not only for commercial, but even more importantly para sa akin is for the educational system. Educational kawawa education. Yung mga bata eh. Kawawa yung graduate ng 2020, 21, at saka 22. Ang hirap-hirap na dadaanan nila hanggat makapag-graduate na mabuti. Ano na nga ho sila eh? They're known as the COVID generation. So, inaayos na nila how they are going to cope with that. Kasi may kanya-kanya generation na ito eh. Kaya ito kasama. Pero sinasabi ho nila, hindi daw problema yung sa internet. Kasi ang problema daw yung mga nagpe-fake news eh. Ay, isa pa yan. Madami daw, dinataksa daw ng fake news. Hindi problema ang fake news sa internet. Well, alam mo na sa ano talaga yan. Never tayo nakakita ng fake news hanggang nagkaganda yung social media. Kasi dati, hindi ka naman pwedeng sumulat sa pahayagan o lumabas sa radyo o lumabas sa TV na magsasalita na ganito ganyan kung hindi ka naman medyo kilala at meron kang qualification. Halimbawa, Attorney Trixie will talk about the law because he's a lawyer, di ba? So you can depend on what she's saying in her legal opinions. Pero you know, ang sabi nga ng kahit sino ngayon can go on the internet, kahit sino magtanggap siya na sikat siya na analyst or political expert. O, tapos kung ano-ano pinagsasabi. And itong hindi mo naman talaga isipin na mapatignan ng mabuti, ay maniniwala ka. Dahil sabi ko ba, nakakagulat yata ito. Ang problema, mali. Mali lahat. At hindi ko naman talaga naintindihan, lalo na pag it comes to safety and health and safety ng ating mga kababayan. Ba't pa nila gagawin yun? Siguro yung iba nagpapatawa lang or pero yung iba hindi malisyoso eh. Uh-huh. At may nasasaktan ha? May namamatay dahil sa kanilang ginagawa. Kaya mabuti kung maimbestigahan nila at mapunta nila in other countries nagsimula na sila, meron na silang kinukulong na dahil naglabas ng mga fake news. So
it's at the, pero at the moment hindi mo talaga hindi pa na legislate ang control ng internet eh. You cannot really control it. Kaya kahit na anong legislation ang gawin ninyo, sa ngayon, ang dali pa rin itago. I mean, yung mga anak natin, kaya-kaya nilang gawin yan. Kahit na mga estudyante pa lang, alam na nila yan, magtago ng ISP nila, magtago nilang kanilang address, magtago, alam nila lahat gawin yan. So, it's a very difficult problem. Ang panlaban lang talaga dyan, yung kumpletong-kumpleto ang information na binibigay na tama ng galing sa gobyerno, galing sa mga sources na ano naman, na valid, galing sa totoong doktor, dahil sa totoong institute na talagang nag-aral, nagkaroon ng testing, hindi basta-basta yung kapitbahay ko, ganito yung nangyari. Hindi prueba yun. We have to listen to the scientists. Di ba? Yun ang, pero, Senator, it's a tragedy dahil daming nasasaktan dahil sa kanilang kalokohan. Nasabi niyo, Senator, nakapaglibot na kayo, no? At alam ko rin, yung Ilocos, malakas yan sa agriculture, kung sa kayo nang galing. Ang problema ngayon ho talaga, dahil sa COVID, yung pagkain. Tumataas ang presyo ng pagkain. Sa inyo buong paglilibot, anong feedback na nakuha nyo tungkol dito sa ating agriculture at food production? In general, alibaba, to be very specific, doon sa Ilocos Norte, nung unang tumama yung COVID, ang naging problema namin, oversupply. Dahil nagtatanim yung mga magsasaka, aanihin nila, walang sarado restaurant, sarado yung mga hotel. Wala silang, kung meron man silang bebentahan, walang sasakyan. At that time, that was early last year. Ngayon nakapag-adjust na ng konti, pero ganun pa rin ang hina ng demand. Dahil nga karamihan ng service industries ay kung hindi sarado, minimal lang ang kanilang operation. So it's the supply. But in general, the agricultural sector has been shown by COVID na hindi pa rin kaya mag-supply ng pagkain. Hindi pa kumpleto. Marami sa ating mga magsasaka ay hindi na talaga especially last year, marami sa ating magsasaka ayaw na magtanim dahil ang bili ng NFA at lugi. There was a time, bumibili sila 9 pesos. Ang break even ng farmer sa pala is 12 to 14 pesos. Buti ngayon, umaabot na ng 18. But ang naging strategy ng gobyerno para pababain ang presyo ng palay, for example, ay importation. And nagawa nga nila, bumaba nga ang presyo, pero tinamaan naman yung farmer. Kaya kailangan natin patibayin ulit, balikan natin na gumawa tayo, balik natin yung sistema na meron tayo dati, na meron tayong government support sa production side. Meron tayong government support sa transport hanggang sa trading, may government support hanggang sa retail, hanggang sa Kadiwa store. So, ang sistema, meron tayong Masagana 99, meron tayong FTI hanggang sa Kadiwa. So, the whole supply line is secured. And it is by the government. Kailangan talaga natin balikan yan. Because even as a strategic, we talked earlier about national security. As a strategic factor, nakita ngayon natin when COVID comes or something like this, some worldwide incident like this comes, hindi tayo makaasa na sa importation lamang. Kailangan tayo, meron tayong kakayahan na pakainin ang ating mga sarili. So there is the agriculture has weakened in a great deal. Wala na tayong mga government support. Ako, I think the quickest and simplest solution is to ibalik sa national ang agri. Dinevolve kasi sa LGU, which at the time was a good idea. Pero it hasn't really worked out. Ibinalik na ho sa national, kaya lang ang
ang strategy ng national importation, kaya magagaling ang mga Vietnamese farmers. Thai farmers, Vietnamese, oh, ang galing. Ng kasi guaranteed ng exports. Ganda ng ating natutulungan natin ang Vietnam. Oh, yeah. Saka Hungary, Hungary nga, umabot eh. At saka ang masakit yan, lahat yan, graduate ng UPLB. Diyan natuto sa atin, natuto yan magpa-magpalami ng kanilang ani at saka ni maraming ang nakakasama na loob. Nakikilala ko yung mga ibang siya. Say, what happened to the Philippines? Ba't nagkaganyan? Everything we did here, we learned from you. Why can you not do it yourselves? Well, kailangan nga because walang overall plan ng agri. Di ba sinabi nung panahon ni Rap, sabi the chief executive of the province or the city is in charge, silang agri-czar, di ba ang tawag noon. So pero ang hindi consistent yan kasi iba-iba ang priorities ng bawat LGU local, yes. Bawat LGU executive. Kaya ngayon ang national government di makapagplano dahil hindi nila alam kung anong maaasahan nilang ani dito sa ilang sa probinsyang ito dito sa bayan sa lungsod nito. Hindi sila makagawa ng overall plan or hindi sila makatulong in a way na sasabihin na eto dito tayo mag-concentrate dahil magandang mga cooperative dito, magandang sistema rito, may mechanization sila. And government, we, ang cost of production natin, lugi-lugi tayo sa ating mga karating bansa. We are spending about twice the amount as a percentage of cost of production. We're spending twice as much as Thailand, for example, or Vietnam on labor. What does that mean? Mababa ang mechanization. Dahil hindi tayo binamimigay tayo ng tractor, ng kuliglig, ng para sa cooperative. Tapos may mga production loan, may support, lahat yan. Merong technology support, merong market information. Pati yung, naalala ko, yung palay dati, ipinambabayad ng utang. Pero yung pagbayad ng utang, sinusundo ng NFA. Hindi na pupunta yung farmer doon sa palengke at magbebenta. Hindi. Yung NFA kukunin doon sa, yun ang talagang farm gate. Doon talaga sa, doon mismo sa farm. Ganun katibay yung sistema yan. Kailangan natin balikan yan. And we have to prepare ourselves to compete in the worldwide market. And we can import siguro konti. May follow-up lang ako, Senator. Yung agri ho na sinasabi nyo, national, maraming sumasang-ayon dyan kasi ang kulang sa agri sector natin ay infrastructure na hindi naman kayang tustusan ng LGUs. Ano ho ang pananaw dyan? Yun lang. Halimbawa, gawin natin yung pinakasimpleng nakikita ko, yung first of all, yung irrigation. Irrigation system. Yes. I think ngayon pa lang nagbago ng konti yan eh. Pero before Duterte, mas malaki ang irrigated area ng Pilipinas nung 1986 kesa nung sumunod. Ibig sabihin, walang tinayo na bago at walang ginawa na bago at saka yung mga nasira hindi inayos. So, pababa ng pababa yung irrigated area. Ngayon, medyo dahan-dahan, nakakabawi tayo. But we still have to repair the main irrigation systems. Yun lang, ganun kasimple. Tapos, dina-charge pa ngayon ng farmer. Hindi ko maintindihan. Bakit dapat servisyo yan? Dapat, ang ginagawa ng gobyerno, yung malalaking kanal, na irrigation kanal, yun ang kanilang ginagawa. Bahala na yung mga irrigators association sa atin, Jonathan, yung Sangheras. Diba? Oh, sila nang bahala mamimili kung saan magsasabi kung saan pupunta yung tubig, gaano karami, gaano katagal. And that system worked very well. Kaya we have to remind ourselves na ganun. Ngayon may climate change. So kailangan yung IRI at yung mga biotech natin sa UPLB, buhayin na mabuti yan para yung meron tayong mga varieties na mas matibay, hindi masisira pagka mali ang dating, nahuli ang dating ng ulan o nauna ang dating ng ulan.
Kaya at alam naman natin, nararamdaman natin lahat. Tumitingin ako sa labas, umuulan na naman. It is already, it is August. Dapat, dapat tapos, patapos na sa bagyo ito. Di ba? Pero nandyan pa rin tayo. So, all of these things have to be compensated for. And the only thing, the only way to do it is to invest in the system. And, but it starts even from the, kaya tayo nagkairi eh. Para mag makahanap ng bagong variety, hindi ba nagkaroon tayo ng miracle rice, baka naalala nyo pa yon. Oh. Yung miracle rice, dahil yun ang naging produkto ng research ng IRI. Kaya mas lumaki yung ani natin. We are averaging, I think they say 6 tons per hectare, pero palagay ko mas mababa ng konti. Which is way below China and Vietnam and Thailand. So, malaking tulong ang kailangan ibigay sa agri because it's nationwide and it has to have an overall plan. And it cannot have an overall plan kung tagpi-tagpi lang yung mga ginagawa sa agri. And then bahala na kung gaano karami, bahala na. Eh, meron tayong international market, di ba? Ano yung mga dapat natin? Do we stay with palay o mag-high value crops na tayo? May mga bagong varieties. Paano natin tuturuan yung mga ano? Sasapak ba tayo sa genetically modified o hindi? All of these decisions have to be made para may magandang plan, strategic overall plan for agri. You hit upon a subject that is very very close to my heart. I'm galing ako sa lalo na ho ngayon kasi meron nang ano, Mr. Senator, meron nang ano eh, yung mandate kasi nagdagdag ng pera para sa local government kasi dapat mabigyan ng priority yung mga yan, yung sinasabi niyong health, education, agriculture, kasi itong Garcia Mandanas ruling. Papasok ang mga pera sa local government all over again. Eh, yung sinasabi ninyo na kung walang national plan para dyan sa mga ganyan, eh yung kung saan-saan pupunta yung mga pera na yun. Yan. At saka malaking pera ang darating. It's not a small amount. Malaki yan. Kaya kailangan, hindi naman, kung may, kailangan may planong gobyerno, para sabay-sabay ang galaw natin, hindi mo pababayaan. Magaling naman mga governor natin, magaling naman yung mga city mayor natin, alam nilang gumawa ng plano. Pero kung walang guidance galing sa labas, galing sa taas, kung sila na lang gagawa ng sarili nila. Now, it might be good for their province, but it's not good for the national plan. So, kailangan talaga magtugma lahat itong malalaking plano na ito, especially when it comes to something na napaka-critical, kagaya ng food supply. Actually, ang magiging impact, ang financial impact nitong Mandanas sa Garcia ruling, ay magkakaroon ng karagdagang 1.3 trillion ang mga local, ang mga LGUs. Kaya, at doon sa pag-devolve ng ibang mga functions na dati national government, dapat mabantayan yun dahil na baka pati itong agriculture, kasi naka-allocate yung percentages niya kung saan mapupunta yung kanilang additional era. Actually, hindi pa kasi importante pa rin. Hindi pa kasi maliwanag eh. Meron pumirma ng dokumento si Presidente na meron i-devolve pa na functions, no? Because nga may dagdag sila na ano, dagdag sila na pondo. Ngayon, hindi necessarily masusunod yung hindi pa hanggang ngayon, hindi pa man maliwanag exactly what those devolved functions are going to be. To what extent ito ba may magdadagdag sila ng items sa COA, but I don't know what exactly is the plan. Pero kailangan yung additional spending ng over 1 trillion dapat mapunta yan sa sumusunod sa overall plan. Sa ngayon, ang mandated appropriation lamang sa IRA is yung tinatawag na calamity fund, and then it's the development fund, 20% yes. Development fund, 5% calamity fund. Yan lang ang mandated sa ngayon. Yung development fund nakahati yan sa health, sa youth, sa seniors, at saka meron ding konting discretion ng chief executive para kung saan iba-iba kay mga volunteer support, etc. But anyway, yun lang sa ngayon. So yung 80% na natitira
ay napakalaki niyan. Magiging napakalaki. So, kailangan may guidance ang LGU, may guidance ang chief executive. Kung saan gustong ilagay ng pamahalaan, dahil ito ay sumusunod dun sa malaking plano na ginagawa natin na magtutulungan. And that way, you get some kind of synergy na hindi lang merong konti dito, merong konti dyan, wala namang pinag-uusapan, hindi nag-ano. May economy subscale, lalo na sa agriculture talaga may economy subscale. So kailangan talagang makapagplano na mabuti. So it's going to be a critical issue because everybody's so happy yung LGU because makakatanggap nga sila mas malaking pondo. And we all know na ang LGU laging hirap sa pondo yan. And it's good na meron silang extra na funds kasi ang dami nang kailangan gawin. Now, the functions that will be devolved functions and powers that will be given because of this have to be defined very, very clearly. And they have to be in line sa planning ng national government. May nagtanong ho rito, Senator. Ano daw ho bang posisyon ang tatakbuhan niya? Mamaya. May nag-text lang dito. Napaka-simple lang ang sagot ko dyan. Basta pag nalaman ko na, kayo mauna. Nasabihin ko, ang dami ko nang pinangako. Pero ano, balikan. Sir BBM, mag-break lang po muna kami ha. We'll be right back. Pakape lang ho kami. Wala na, kasi ubus na yung kape ko. Magbabalikan tarambola. Oras natin. 9:06. 9:07 ng umaga. Tarambola! DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz at ni Larry Gadon and our very special guest citizen Bongbong Marcos. Good morning everybody, we're back. Good morning. Good morning, Senator BBM. Meron akong meron akong itatanong kay Senator BBM. Doon sa binanggit nyo kanina about agriculture, ang itong US kasi, which is considered as the number one na agricultural producing country, doon kasi sa kanila uso yung yung corporate farming. Isipin mo kahit mani, korporasyon ang nagtatanim, kamatis, korporasyon ang nagtatanim, talagang daan-daang hektarya na taniman ng kamatis. Or sili, no? Nabasa ko yung istorya yung Tabasco. Ngayon, hindi kaya dito Senator BBM na napakarami nating nakatiwangwang na lupa hindi kaya maganda na gawing proyekto ng national government na magkaroon ng mga corporate farming para systematize lahat, well managed, yung corporate style farming, ibig sabihin large scale, maganda yan. Yun lamang, yung corporate, kung minsan yung tinatawag, ang ginagawa kasi monoculture, isa lang ang tinatanim every year, every season. Medyo nauubos yung ng lupa, namamatay yung lupa dahil hinihigop nga lahat ng nutrients at saka minerals and nutrients doon. So, pero marami na tayong kaalaman na pwedeng gawin, na pwede natin gawin para ipalit, para i-restore ang lupa. Traditionally, basta't hindi tinataniman ng isang season yan, doon sa iba, so paikot-ikot. But there are even better ways to do that now. So, if we can avoid yung tinatawag na monoculture, and then at least magiging sustainable. Yet the idea is to be sustainable. Mm-hmm. However, yung structure ng corporate, kailangan talaga natin i-adapt yan. For example, in again my own experience, ang average holding sa Ilocos Norte is 0.6 hectares. Walang asyenda ron Is 0.6 hectares. Ngayon, kung magla large scale farming ka, ang hirap naman isa-isahin mo yung 0.6 hectares, 0.6 hectares, tapos yung shape, yung hugis pa niya hindi tama para sa mga malalaking traktor, malalaking makinarya. So we have to find a way. Ang ginawa namin, yung sistema para mag-large scale ng konti, doon kami, ay binuo, nagbuo kami ng maraming kooperatiba na matibay.
At sila, mm-hmm, cooperative-based ngayon, yung agricultural operation. Mm-hmm. Ngayon, the problem is in the other parts of the country, ibang sitwasyon. Kaya naman nagkaroon ng land reform, ng rice and corn, para meron tayo unang-una na tinataniman nung tenant farmer, nasa kanya na yung kanyang lupa. But then you have to still organize them. Ang land reform, hindi lang basta ibibigay mo yung titulo eh. Kailangan bibigyan mo ng support, bibigyan mo ng production loan, bibigyan mo ng similya, bibigyan mo ng lahat ng mga inputs para matulungan ang farmer na makaahon. And part of that is to make a system na large scale na pwede mong gamitan ng malalaking tractor, malalaking harvester, at that's the only way na dadami yung ani natin. Now, the newest issue that's going around, especially sa agri, yung GM. Tayo ba ay papasok tayo sa GM o hindi? Sa genetically modified. Kaya maraming natatakot na magkaka-leakage, mapunta sa ibang tinatawag na leaching, mapunta sa ibang lugar. Dadaan pupunta sa ilog, mapupunta sa kahit sa ibang lugar na ayaw magpa-GM. So, these are the issues that we have to face. But, undeniable na the new technologies are more intense and large scale than yung mga dating traditional systems natin. Pero we have to adapt them. Ang naging successful na program na mayroong ganyang na effort, Senator, ay yung tungkol dun sa, if you remember, you were the one who set up tong tomato paste sa hanggang ngayon, this is the only plant in the Philippines, tomato paste, that is still existing after so many years. And nagkaroon, ang naging ano doon is, mas tinamalilit yung mga production areas, nagkaroon ng kooperatiba, pero mayroong anchor. In other words, there is an anchor project that can put together all of these production areas, maski na mga liliit. And that can be done in the agrarian reform communities because there were land reform areas na pwedeng magano, pero wala kasing anchor project na pwedeng ayusin. Halimbawa, silo, mga ganun. Yung mga ganun, kailangan talaga yung processing para yung value added may iwan dun sa lugar. Kasi kung magbebenta ka lang ng kamatis, yung kamatis mismo, kikita ka pero maliit lang. Pero pag nag-contract farm, yung system ng ginawa, National Food Corporation sa amin, sa Sarat, was the contract farming, yung planta umaasa sa raw material supply dun sa mga farmer. So may contract farming. Ibig sabihin, pinapautang sila, pati yung variety ng kamatis silang nagbibigay kasi yun ang gusto nila para bagay dun sa makinarya nila. So that's the kind of system that we should have. And even yung kamatis, it's in the dry months. So hindi ito monoculture kasi magiging palayan din yan pagdating ng ulan. So it's a more balanced system kasi yung mga ating mga ginagamit na at saka mas magkakaroon ng option yung farmer kung ano yung gusto nila na itanim dahil very emotional ang palay sa Pilipinas. I think all of Asia the first time na sinubukan namin yung kamatis, ayaw magtanim. Walang gustong magtanim. Dahil nagininiguro sila. The most conservative people in the world, ang mga farmer. Sasabihin, Gob, nagpaaral na ako ng ilan dyan para ayaw ko na dahil dyan sa palayan ko, ayaw ko nang palitan. Diba? Panayang convincing namin. Hanggang ginawa namin. Vice President, Senator. May tanong ho ako kasi, isa sa issue na nakikita natin na mahalaga for the rest of the decade, meaning after 2022, ay yung climate change. Sa ayon sa UN, we have until the end of this decade to do something about this. Or else, it becomes irreversible. Ano ba mga inyong research? Ano bang inyong mga pananaw tukol dito sa climate? Si Elon Musk, sabi na, it's already too late. sabi nga. Palagay ko, in certain areas, it's already too late dahil tataas talaga ang tubig sa dagat. We have to. Tayo pa naman sa Pilipinas, we are considered as one of the
most highly at risk countries dahil nga sa climate change, dahil sa bagyo, sa lindol, nandun tayo, nakagitna talaga tayo sa lahat na yan. But that's why we have to go back. Hindi mo naman pwedeng baguhin ang there are many techniques. There's new technologies, how to plant, how to fertilizers to use, mga ano yung abono, ano yung ano, how do you use it? Generally speaking, we use too much inorganic fertilizer. We should add organic fertilizer. Magparami tayo niyan. All of these techniques are available to us. But kailangan ituro natin sa ating mga farmers yan. Dahil it's not something that's intuitive na basta't naiisip lang nila ng sarili nila. No, ito ituro sa atin ng ating mga research institute na sinasabi, ito ang gawin nyo, ito, meron kaming na-develop na variety. Matibay ito. At mababawasan ang kailangan nyo sa pesticide. Mas mababawasan ang kailangan nyo sa fertilizer. Tsaka mas gusto niya yung organic, ayaw niya yung urea. So these are the new technologies that we have to adopt. But that's part of the system that has to be activated. Right now it's not activated. Although they're doing research, it doesn't flow, hindi bumababa hanggang sa mga farmer. I've met the scientists in Irin, biotech, etc. Ang gagaling ng mga yan, daming alam. Pero hindi sila part ng system ng agricultural sector. Kailangan pinapakinggan din sila. And also, their capabilities have to be improved so that they can do a lot of research and come up with many new solutions to the problems that climate change is going to bring. Ito po, galing sa Romblon ba? Kumusta daw po kayo, sabi ng mga tiga Romblon. Sabi na napakaganda ng inyong mga nababanggit at napakarami po ninyong kaalaman. Sayang naman kung hanggang research lang kayo. Baka kailangan daw may practice at saan daw po ba kayo papuntang pa-practice? Kasi itong tanong niya, tanong po namin dito sa Island Provinces ay tungkol sa elektrisidad. Yan, ayos about that. Lagi po brown out at mahal po ang kuryente dito sa amin. Ano po ba ang plano ninyo? Kasi hindi naman puro, kailangan hindi lang plano, kundi implementasyon. Eh, paano po bang gagawin natin tungkol dyan? Kumusta naman po? Kung kuryente pinag-usapan, we have to improve the system again. Yung sistema kailangan ayusin natin . Hinati ng gobyerno yung sistema ng nag-provide ng elektrisidad, ng kuryente, into three. Tinatawag the production, the transmission, and the distribution. Yung production, yung mga planta yan na nagpo-produce talaga ng kuryente. Transmission is the high tension wires na sa malalayo, yung over hundreds of kilometers ang tinatransmit. Yung distribution, yan na yung electrical cooperatives. So we have to fix the system at each stage. The one with the most problems are the electrical cooperatives. Dahil napakalaking pagbago ng electrical cooperatives mula nung kanilang conception. The concept of the electrical cooperatives was supposed to be, although it's still the same, the members are the consumers. The members of the cooperative are the consumers, lahat ng consumer. Sila ang namimili ng sarili nilang na mamumuno. Mula nung 86, nagbago. Itinuturo na lang nung, alibawa, governor ka, ikaw magsasabi, ikaw ang umupo dyan sa INEC, sa Ilocos Norte, dyan ikaw ang uupo. O, ito, nagka-vacancy siya nang ilagay natin. So it became a political thing. And that's why nagbago. And then the other thing na nangyari is that nasanay ang mga electrical cooperatives na utang ng utang lang sa NPC, sa National Power. Kaya ang nangyari, lubog lahat ng cooperative sa utang. So kung magbabayad sila ng kahit na accounting interest, they pass that on to the consumer. Kaya nagiging mataas ang kuryente. One of the best examples is Leyte. Leyte, doon galing ang geothermal, pero isa sa pinakamataas sa buong Pilipinas ang kuryente sa Leyte. Which doesn't make any sense kasi doon galing.
So that kind of system has to be changed, but we have to see how the distribution can be made more equitable. Mm-hmm. Yun ang ating then the supply side talagang nahihirapan na tayo. Naging ano kasi yung Bataan Nuclear Power Plant kahit sa 30 plus years later kahit sa pilitan binabalik-balikan na rin natin yung power plant ng nuclear power plant because if you look yung ating mga hydroelectric siguro pwedeng damihan pa ng konti yan pero not I think all the major dams that have to be built have already been built although there are one or two still that can be expanded but we have to now look at alternative energies or alternative sources of energy also siyempre because of climate change we started this in Ilocos with the windmills. It's ongoing pa rin marami na kaming windmill ngayon but now we're also starting to look at solar because although the time that we built the windmills napakamahal masyado ng solar saka napaka inefficient but that was 2003. It's already 2021. The technology has improved tremendously. Kaya ang ganda na ng solar, bagay na bagay pa ng Pilipinas. Yung windmill, naghahanap, namimili pa ng lugar yan eh. Hindi lang kahit saan pwede ilagay yan. Yung solar sa Pilipinas, kahit saan pwede mo ilagay. Lalo na sa mga kaya, provinces. These are the things na kailangan natin isipin. Then, the other things, yung sabi, nasa isla, wala na tayong linagay na submarine cable since, 35 years? Yun ang kailangan, yung distribution na sinasabi para maging mas murang presyo, pag mas efficient ang distribution, pwede nang maglagay ng submarine cable. Now, there are also new technologies na battery na pwedeng large scale, pwede para sa maliliit na bayan. These are the things that may request nga ako sa American Embassy na isama tayo sa program ng Tesla that they give poor countries or needy communities na meron pinapilot project nila yung kanilang technology which is basically battery technology kumukuha ito from solar kumukuha sa windmill kung walang submarine cable na papunta sa grid so again there are many new technologies but we have to have the political will to do it all kasi kailangan i-start yan wala pa tayong for example specific na batas para sa alternative energies. Wala tayong nakaplano ngayon na major power production na mag-i-increase. I remember the Bataan Nuclear Power Plant was supposed to be was going to have an output of 650 megawatts. Pero siyempre hindi pinaandar. Kaya naman nagka 86, 87, 88, napilitan tayong bumili nga ng yung barges na hanggang ngayon hindi natin binabayaran pa natin. Uh-huh. So these are the kind of situations that you don't want to get into. May patanong po rito, Senator. May nagpapatanong, ano po daw ba ang inyong balak gawin o programa para sa mga OFW? Para kayo bakit kayo tinatanong ng ganyan? Citizen lang kayo. Mayroon ba kayong balak na ibang pupuntahan? Alam itong si Bongbong. Papunta sa... He sounds intelligent daw. No. So baka may alam siya kung anong pwedeng gawin sa OFW. Kasi napakalaking bahagi ng ating bayan. Parang examen yan. Tinetesting lang ako ng mga... dami-dami mong sinasabi, tingnan natin kung alam mo talaga. Pabalikan natin yung OFW, yan, subject close to your heart, kung doon not. Yung OFW, if you remember, kung doon not will be able to attest to this. Noong dati, ang pinaplano ng pag umuwi ang OFW, may retraining. Kasi pagtapos na yung trabaho nila sa abroad, babalik na sila, maghahanap na naman ng trabaho yan. Depending kung ano ang labor demand for what kind of labor, usually skilled labor,
meron tayong retraining program para madali siyang makahanap ng bagong trabaho, either here or abroad. And that's something that kailangan nating balikan, because ang iuuwi yata natin na dahil sa COVID, ang iuuwi yata natin na OFW, baka 600 plus, yes, 600,000 plus. Hmm. Oh, something like that, ang number. So, kailangan yan. Kaya nga umalis yung mga yan dahil walang trabaho dito. So, we have to provide the jobs. That's the big, yun ang yung sinasabi ng mga Amerikano, the elephant in the room. And all of this political discussion is jobs. This is all that this is all that Filipinos are talking about. Yeah, wala jobs. Kaming trabaho, wala kaming pakain. And that's why we have to re-energize the economy. But we have to do it in a planned way. Hindi yung baramara lang. Basta kung sino, tulungan tayo dito. Kailangan na naman, as usual, balik na naman ako sa dati kung sinasabi, you must always have a plan. We must have a plan. What areas of the economy do we, the government, invest in? What are the areas that sa ating palagay, hindi na babalik yan? Unfortunately, we have to face up to that hard reality. Some of these jobs that they've lost over COVID will not come back. So we have to retrain those people. Will the job market, the international job market, change? When will it become available again to our OFWs or prospective OFWs? So the support that they're getting right now, siyempre, it's not enough. We should also do better when when yung halimbawa yung umuwi, ang daming charges na para magpa-test, pati yung hotel silang magbabayad, pati yung pagsarili nilang pagkain silang magbabayad, tapos may test, may ilang libo na naman para magpa-PRs. Dapat naman we should support them better, dahil hindi naman nila kasalanan na napilitan silang umuwi. Tapos yung konti nilang naipon, nadadali nila para sa kanilang mga pamilya, ay nauubos dahil naiipit sila sa mga kung ano-anong mga kailangan bayaran. So at the first step, that's the thing to do, is to support them better. By the time they get home, wala na silang pera, wala na silang pantulong sa pamilya. So we have to support that. But then, to recover the economy, we have to use yung mga highly skilled yan, very experienced yan. Mm-hmm. Ang gagaling ng mga yan, madaling turuan niya at marami na silang alam. And that's the first, I think, the first step is to examine the job market and see what is the demand for what kind of jobs, what kind of skills are going to be needed, and retrain our people to those so that they have those skills para may competition, may laban naman sila sa job market. Yun ang ating pwedeng maging suporta. I don't know if we need to give even extra support doon sa mga hindi nakauwi dahil na stranded sa abroad pero wala namang trabaho. There is a program, I think, if I'm not mistaken, sa OWA, which is done over the internet, which is exactly that, retraining. Pero kulang pa masyado, hindi pa masyadong widespread yung kanilang programa. It reflects the problems that we are having with the education system, with this non-face-to-face type of remote learning. Ito po si Engineer Eugene Ramirez, talagang na to. Saan po bang opisina niyo at mag-apply? hindi mag-apply. Gusto daw niyan tumulong dahil galing siya dati sa overseas at gusto niyan tumulong. Kayo po ba ay pwedeng puntahan at ako'y... Ito, ano ba itong sinasabi nitong si engineer? Gusto niyang maging kasama dyan sa OFW Task Force kung meron po kayo sa kampanya. Hindi pa kampanya. Wala akong kampanya. Eugene, walang kampanya. Ito, pinag-uusapan natin. We're just exchanging ideas. Wala pang kampanya. Hindi pa nga alam ko. Ma'am, citizen nga ito. Pag nalaman daw, kayo unang makakaalam. Kayo unang makakaalam. Mahirap mag-ano dahil ang masyadong magulo eh. Masyadong pagmagulo. Kaya ang hirap sagutin yung mga tanong na yan. Dahil sa ngayon,
The only one na talaga actively running for president na dahil si Sen Mani nasa abroad at nagte-training is actually the partnership between Senator Ping Lacson and SP Sotol, si Tito Sen. Uh-huh. So sila lang talaga ang umiikot. Balita ko, hindi nga nagkaayusan for whatever reason. Malapit yata siya sa LP. Back to ano na naman tayo, to square one. Mm-hmm. So we don't really know what's going on yet. Dahil the only ones na hindi maliwanag kung ano yung magiging alliances. Sigurado na lang tatakbo yung piso. Hindi, nag-declare na sila. Pero Senator BBM, marami nakapanood ng vlog mo tungkol dun sa yung pagbabaha dito sa Metro Manila at saka sa ibang probinsya. Nalaman doon sa vlog mo na dati pala ay mayroong mga plano na para maibsan yung matinding pagbabaha dito sa Metro Manila. Yung plano noon ng administrasyon ni Presidente Marcos. At doon nga ay naibanggit mo doon yung mga spillway. Ito ba ay kung sakasakali na tayo ay pala rin na ikaw ay maging presidente, ito ba itutuloy mo sapagkat ito ay laging problema ng mga tao dito sa Metro Manila? Ano, presidente? Presidente ng ano? Nang ano? Nang Oxford? Kasi yung ano taon-taon na lang nagiging problema itong matinding pagbaha dito sa Metro Manila. Mga siguro mga 4 to 5 times a year. So, ito siguro mga plano dati ng Administrasyong Marcos ay talagang dapat maituloy. Yung floodway? Oo. Hindi nga na... Kaisa-isang natuloy. Yung manggahan. Yung malaki. Nakita ko yung buong plano niya ng NDC. Oo. National Development Corporation. Apat yan Yes, sir. Apat dapat yan na spillway na itatayo Apat. Pero hindi na nga natuloy. So pwede rin, ginagawa na naman ngayon yung mga dating plano nung panahon ng aking ama na hindi natuloy. Ginagamit naman ngayon sa planning. Pero hindi na natin pwedeng gawin na pareho lang. Tignan muna natin kung ano yung bago, anong kailangan baguhin. Kasi bago naman talaga ang sitwasyon It's not exactly the same as it was in whatever, in the early 80s or 70s or whatever, when these plans were made. Sir, we have to adjust. We talked about electrification, we talked about internet. Sa tingin nyo, we should have an overarching policy para sa public utilities and that they should be with government? I believe so. In my view, that yes, although let us say that certain elements are privatized, even the power generation, I don't know about transmission, but certainly distribution should really be. There should really be an overall body that's watching over all of that, because again. This is a nationwide program, really, electrification. But still, we haven't achieved 100% yet for barangay-based. There are certain areas that barangay, even household-based, nag 99% na sila. Mm-hmm. Pero marami pang wala. Wala pang yun na nga. Yung hindi lang, yung iba walang kuryente. Yung iba talagang madalas maputulan. So the whole plan again for the entire country has to be made centrally, and the utilities again have a very very a very very pronounced economy of scale. Yes. So the bigger the better. But it has to. President Marcos, if you remember, Senator, Vice President, there has to be a balance between government and private participation. Yes. In making sure and optimizing the, what they call the commanding heights of the economy. Yan yung mga public utilities, agriculture, etc. Transportation. The things that really matter to people. To make sure that the economy is optimized. Parang nation building kind of thing. Yan ba kailangan na
tignan ulit yan, ma-update, maayos yung mix because apparently somewhere along the line nagkakaroon tayo ng parang bara-bara, hindi na nagkaroon na maayos na pagplaplano na saka yung mix between government and private sector participation. In connection with that, Kong Jonat, napag-usapan na rin lang naman yung internet at nakita natin ang kahalagahan ng internet dito sa pandemya, lalong-lalo na sa educational system. Sa pagkakaalam ko, Senator BBM, ang NGCP ay nag-offer na at in fact pumayag na sila na gamitin ang NGCP structures para sa nationwide na broadband for government use. Anong masasabi mo rito? Kasi kung yan ay natuloy, di sana itong problema natin sa internet sa class sa online na teaching, dapat ito ay malaki ang naitulong. Anong masasabi niyo rito? Yan, that is why ang daming ang bagong technologies but yun na nga yung usually ang capital expenditure niyan lalo na pag it's a nationwide system masyadong malaki. Hindi talaga pwede pa iiwan sa mga local operators sa Luwet. Magtatayo doon lang sa kanilang probinsya, doon lang sa kanilang region. We have to have, again, an overarching body that's planning and watching that everybody is doing their part. Na tama ang kanilang pag-produce, tama ang kanilang pag-charge. All of these systems have to be regulated, monitored, and regulated by a government body. Now, it's all right. But that is the precursor, the predecessor, Kong Jonat, of the when you sinasabing the part of the government of the and the private sector. Hindi pa natin tinatawag yan. Pero that's the predecessor, the PPP. Yes. Yan talagang PPP, the partnership between government and big business and. We achieved that for many years pero nawala na naman, hindi na natin masyadong ginagawa ang PPP but it is a very good system and it should be advantageous to everyone. Kikita yung private sector, magkakaroon ng serbisyo yung gobyerno. Ano ba naman ang ano natin kung basta hindi naman sinacharge ng na usurious yung mga consumer, yung mga user. Ano ba naman sa atin nakikita rin naman yung private sector? Basta the government has the system that it needs, they're charging power, internet, water, whatever the utility is at a proper rate, at a proper price, as affordable for people. Then that's where the partnership comes in. And that's something that we have to get involved with more because the technologies, again, I keep talking about economies of scale. You want it to be big. You want the water system to be big so you have economies of scale. And kumukuha ka sa marami at nag-deliver ka sa malayo. Same with kuryente, same with internet. So this is the reason why it is important that government is monitoring and regulating all of this. Ang ayaw nga natin sa PPP PowerPoint presentation lang. Oy! I know we've taken a lot of your time. Meron pa isa na lang ako. Okay. Kasi yung senator, hindi na patanong to. Hindi na. Sarili ko na to. Obsession. This is my obsession, senator. Yung electoral reform, ba't hindi natin inaatupag? Pwede natin gawin sa dayaan and everything, yeah. Dyan sa Smartmatic? Yung mga tao ba yan, lagi yan ang sinasabi sa akin. Nananalo ka, pero nananalo ka. Diba? Tanggalin mo yung Smartmatic. Tayo. Bakit ganun? Tanggalin mo yung Smartmatic. First step. As clear as it can get. Hindi mo magagawa lahat ito kung hindi mo tanggalin ang Smartmatic. You will not get electoral reform in the Philippines kung wala yung Smartmatic. Very, very clear na sa atin yan lahat. I don't think, even yung mga non-political na mamamayan natin, naintindihan na nila yan. Dahil mga ang daming nakakagulat ng mga resultang lumalabas. Kaya that's the first step. Because sino nasa kanila lahat even the COMELEC does not have sufficient IT na naintindihan yung ginagawa ng Smartmatic.
If you look at the, if you watch the hearings doon sa electoral reform sa Senado, nung tinatanong ang COMELEC, paano ba ito? Paano ba yan? Hindi namin alam, just ask Smartmatic. So in other words, COMELEC doesn't know what Smartmatic's doing. Aray. Oh, hindi niya masagot eh. Ilang beses yan? Just ask Smartmatic. Just ask, we're not sure, ask Smartmatic. Ilang beses yan natanungan, ang COMELEC, eh ganun ang kanilang sinasagot. In other words, hindi nila maipaliwanag sa taong bayan kung ano yung ginagawa ng Smartmatic. So, siguro, mahuhula naman natin kung ano yung ginagawa ng Smartmatic. Pero nandiyan pa rin yan. Marami Senator, marami mga nag-text, nag-ano, ito, magandang ano to. Sir, good morning po. We are watching from Maguindanao. We are looking forward to see our President BBM. My family fully support kung ano man ang plano po ninyo. This is not Midtimbang. This is the Midtimbang family from Maguindanao. Oh, yeah. Malaking po. Yes. Si Nathaniel Midtimbang. Magandang maga. Thank you very much. Maraming salamat. Mm-hmm. Meron ba Smartmatic sa Maguindanao? Ay, iba doon. Ibang levels yan. Pero Senator BBM, ako, umiikot ako sa maraming lugar, ano? Kung saan-saan ako nakakarating at naiimbita ako na maging guest speaker o kaya nagbibisita kasi nilang mga, sa mga iba-ibang organization. At lahat sila 100% ay nananawagan na tumakbo kang presidente. And in fact, ang nakakatuwa nga sa kanilang mga ginagawa, sila-sila mismo nag-organize. Yung wala nang nagdidikta sa kanila. On their own, pagdating ko sa mga lugar na pinupuntahan ko, may mga streamer na sila supporting BBM for president. Ito ba ay sa tingin mo ay malaking factor para ikaw ay makumbinse na tumakbo ang presidente? Nang ano? Natural. Presidente natural. Natural. Dahil natural. Dahil. Pero yun nga ang gusto nila iparating sa iyo na sila ay hindi na kailangan pang utusan na mag-organize dahil sila mismo ay nag-organize na. Yes, sir. Eh, talaga, natural. Yan ang, kung may suporta ka ng gabi sa tao, na natural, ha? Hindi ka, ibang usapan pagka kausap mo politiko, eh. Isang nakaupo o isang may ambisyon na tumakbo. Ibang usapan kasi sa normal na tao na sinasabi pa sa tutulungan ka namin. And that's the more important thing. Siyempre, yung mga leader mo, kailangan may dala silang boto para sa'yo. Pero ito yung mga tao ang boboto, ang mag-organize niyan. So, natural, it's very, very important. Dahil anybody who run nationally, hindi ka pwedeng tatakbo ng mag-isa eh. Ang kailangan may grupo ka talagang buo. Bawat lugar, ideally, bawat lugar, meron kang leader dun. Usually, kandidato rin na ilinalabang ka, kinakampanya ka. And that's why, umiikot ako ng, kung meron tayo, nung nagkaroon ng pagkakataon, umiikot ka agad ako para makita ko kung meron ba tayong suporta na ganyan. Sa awan ng Diyos, mukha naman yung mga dati nating kasama, yung mga dati nating kaibigan, hindi naman tayo iniiwanan at hindi tayo kinakalimutan at may tiwala pa naman sa kakayahan ko. So that's what is coming back to me. Now, we have to see the more complicated part is really what's going on with the parties, who is going to join whom, sino bang kaalyado, sino ang grupo ang maglalaban, tatakbo ba si Presidente mag-Vice President? Si Sara, tatakbo ba? These are very fundamental questions dito sa ating political terrain. Kaya yan ang mga ating inaabangan at kinakausap natin silang lahat at ang mga iba't ibang grupo kung ano yung kanilang iniisip. Nagkakaroon ba kayo, Senator, ng pagkakataon na makausap naman yung mga foreign leaders or representatives of other governments? Kasi in the course of things, syempre hindi naman tayo isla lamang. We have to talk with other people, we have to talk with other countries, other leaders. Pagdating ng araw, we cannot be isolated. Have you ever been in France? No, definitely not. Syempre,
May influence pa rin yan kahit papano. I mean, yes, of course, we're a sovereign nation. But there are factors that are important to other countries dito sa Pilipinas. Mm-hmm. You know, we have all of this. We especially with the pandemic now, one of the changes, dati pagka namumblema tayo at nauubos ang pondo natin, nagsasaklolo tayo sa mga kaibigan natin sa Japan, sa US, sa EU na magpautang o sa IMF o World Bank para meron tayong pagkukunan, para meron tayong gagamitin na pondo. Ngayon, sa pandemya, lahat medyo nahirapan. Kaya we have to make these alliances with other countries, not only for the to combat the pandemic, but also for the economy. And that's going to be very, very important. Kasi sabi mo, kung tatakbo ko, kung maging presidente ako, tutulungan niyo ba kami? O ayaw mo sa akin? At, tutulungan niyo ba kami sa kasi China? Yeah. Oo, tutulungan mo ba kami? Kayo. Basta ito yung mga pangangailangan ko. Pag naipanalo ko ito, pupuntahan kita. Sihingin ko sa iyo, ito, makakatulong ka ba? Yun ang ano. And that's, that although they, I don't see that as, I see that as a critical part of the electoral process here in the Philippines. Because ang ano talaga natin, we still belong to the global economy, and the global economy moves in ways that are sometimes judged by politics, but lalo na geopolitics. So these are important issues. Yes, so yes, the short answer is syempre kinakausap ko sila at ganun ang mga aming nagiging usapan. Pwede ba kayong tutulong kung ganito? Pwede ba kayong tutulong? Ito yung kailangan namin. Kung yes, di maganda, di pwede ka malakas ang loob mo na sumaba kasi may magagawa ka pag na ipanalo mo yung eleksyon. Otherwise, kung walang tutulong sa iyo, halimbawa, they don't track, revolusyon ka, imbis na nag-eleksyon, hindi kayo recognize, walang tutulong sa iyo. Kaya you have to also take into account kung ano yung mga concerns ng iba't ibang bansa, lalo na yung mga malalaki, our trading partners, first of all, ASEAN. Then of course, the United States, who is our traditional ally. Now China has become a force. Of course, you have to talk to them and see what it is they can do to help the Philippines. All of these things are part Japan. Japan now just, I think, will start to recover already from its may problema sila sa COVID, but the economy has, after the Olympics, kahit papano, may ano yan eh, may tulong yan eh. So Japan will start to, ASEAN will, once we get past COVID, ASEAN will still be the growth center yata ng global economy. Yes, and the Philippines, you know, 2020 was supposed to be our breakout year for the Philippines. The 2020 economy, we were already forecasting 6.7% growth rate for 2020. And that would have been, wow, that would have been terrific. But ito, na-COVID tayo. So everything has changed. We hope to regain that kind of growth rate maybe at the end of next year pa, if then. Yes, we thank you. We know we've taken so much of your time. Could you make one final statement so that we can go to ad? Sorry po. Kasi ano but lang we kami, also, medyo fascinating to eh. Kailangan maghanap buhay. Hindi lang. Actually, kulang ang oras. Meron naman yung part 2 eh. May part 2. May part 2 pa. Oh, sige lang. No problem. Sige, well, kaya na. 2 hours. Kasi senator, hindi ko alam eh. Record-breaking tayo sa listenership at saka sa viewership. Hindi ko alam kung dahil sa'yo o kay Larry Gadon. Kaya mabuti ba ulitin natin to para ma-confirm. Pag wala si Larry, para manawa natin. Final statement. Okay, siyempre, pasalamat ako sa mga karambulista. Thank you guys, Trixie Conrad, Jonathan, Larry. Thank you for having me on and giving me opportunity. Kasi
an opportunity to talk about the issues as I see them. And siguro the last word that I want to put out there is lahat po tayo mag-ingat tayo. This Delta variant is no joke. Talagang medyo malupit itong Delta variant na ito, kaya mag-ingat po kayong lahat. At mag-register na po kayo. Pag dumating yung bakuna, magpabakuna na po kayo. Para huwag na kayo mamili. Maganda lahat yan. At we have to do this. Kaya nagiging strict po tayo para siguro para mapatid na yung pagtaas ng COVID ng Delta variant. So lahat kayo please, stay safe. Ingat lang po. Be careful po. And maraming salamat sa pagkakataong ito. Thank you all very much. At good morning. God bless. Well, we're going to commercial ang oras natin, 9:54 ng umaga.